Hanggang sa ngayon, ini-enjoy pa rin ng actress between na si Rofa Gutierrez at ng kanyang anak na si Vinny sa kanilang bonggang bakasyon sa Milan, Italy. Mag-iisang linggo na ang mag-iina sa kanilang first leg of Europe trip sa Italy na punong-puno ng kasiyahan, at ito ay base na rin sa mga social media posts ng actress 5 araw pagkatapos nitong mamahinga online. At sa kanyang recent post sa Instagram, ibinahagi ng actress ang mga kuha nito mula sa kanyang paglipat sa Erotano papuntang Italy, kung saan nakapwesto ito kasama ang kanyang anak si Winnie sa isang first class accommodation ng isang kilalang airline. Talaga namang napakasosy ng actress dito, dahil hindi mo naman mapagtanto na hindi basta-basta nagpapabook sa mga simpleng accommodation, mapa-aeroplano, hotel man ito, o kahit sa anumang mga bagay-bagay. At isa rin sa mga naging highlights ng Italy trip na mag-iina ay ang kanilang sober bonding sa lugar kung saan malaya silang nakakapaglakad sa isang party ng Milan na walang pag-aalinlangan sa kanilang seguridad, dahil itinuturing itong isa sa mga pinakaligtas na lugar sa buong mundo para sa mga turista na kagaya nila ni Rompa. Pero naging usap-usapan ngayon sa social media ang tungkol sa Diomaloy, lugar kung saan tumuloy sina Rofa at Vinnie. At ito ay isa sa mga ari-ari ang bahay na pag-aari ni Yelma sa Milan. Ang kita naman kasi sa video na hindi simpleng hotel ang accommodation ni Rofa at Vinnie sa nasabing lugar sa Italy. Ito ay tipikal na bungalow kung saan inuuri ito na mag-aari na isang mayamang tao. At sa isang episode ng YouTube video ni Christopher Mina Inarathala nitong Lunes, September 19, kung saan napag-usapan dito ang detalye ng pagpunta ni Rofa at Vinnie sa Milan, Italy. Naging paksa namang ito sa kanyang YouTube channel na Showbiz Now na kasama si Narumal Chica at Morley Avenue, kung saan naging daan din ito upang husgahan ng mga Marites sa social media. Ang naging tanong kasi ni Romel Chica kay Christopher Min ay kung bakit parang unusual daw ang naging accommodation ng mag-iinang Rofa Gutierrez at Vinnie Vitas, dahil parang typical na bahay lang daw ang makikita sa lugar kung saan meron parang photoshoot si Rofa dito. Dagdag pa nito na sana raw ay hotel ang magiging accommodation nila bilang mga turista sa nasabing bansa. Ang naging sagot naman ni Christopher Min, sabi ko na sa inyo noon pa, Romel at Morley, na meron ngang purpose ang pagpunta ni Rofa sa Milan, Italy, kasama ang anak na si Vinnie. Siya mismo ay nagulat kasi may mga bahay pala yung silimas sa ibang party ng Italy, at hindi lang sa Milan. Eh bakit hindi sa France, sa Germany, o saan man sulok ng Europa? Dahil din yan sa usapan nila ni Yamas. Kaya ano pa ba ang masay nyo dyan? Kung ako si Rofa, magiging juicy pa ba ako? Buhay nga naman. Samantala, nanindigan ang abogadong si Attorney Alma Malongka na hindi totoo ang bitang na rape laban sa kanyang kliyenteng si Bong Navarro. Hanggang ngayon kasi ay malaking kalaisipan dahil tila nabaliktad ang mga pangyayari, lalo na't ilang beses na rin na masura ang kasong rape na isinampan ni Dennis Cornejo laban sa Kapamilya TV host. January 2014, nang magulantang apat ng people dahil sa malaking balita at force ni Dumanoy, panghahalay ni Bong Navarro ay Dennis Cornejo na nauwi sa pambubugbog sa kanya ng mga kaibigan nito kabilang si Cedric V. Sa isang panayam ay muli namang binalikan ng abogado ng TV host comedian ang mga nangyari noong January 22, 2014. Ang naging saad ni Attorney Alma Malongka, more than 8 years ago, naging biktima po si Bong Navarro ng krimen. Siya po yung biktima. Siya po ay dinetain, pinugbog, pinagbantaan, pinukuna ng pera. Diba? Dinala siya sa police station at sinabi, pang ano lang ito, pang leverage para hindi ka magsumbong. Ilalagay natin ito na ikaw ay nag-confess na meron kang ginawang attempted rape. Pero buburayan natin yan pag nagbayad ka, huwag kang magsusumbong. Ang tinutukoy ng abogado ay ang pagbablatter ni Dennis Cornejo kay Bong noong January 2014. Aniya, ginamit raw ito ng grupo nina Cedric V, kaibigan ni Dennis, ang police blatter para makalusot sa ginawa nila sa isa sa main host ng It's Your Time. Matatanda ang nag-file ng kaso ang Pamilya Star laban sa grupo nina Dennis ng Serious Illegal Disorder at Grave Coercion, July 2018, nang matulang guilty sa kasong Grave Coercion dahil napatunayang pinilit nila si Bong na pirmahan ang police blatter ng citizen's arrest ang ginawa ng grupo nina Cedric V at ng mga kasama nito dahil sa Diomaloy pangahalay kay Dennis na itinanggi naman ang komedyante. Samantalang hanggang ngayon ay ongoing pa rin ang kasong Serious Illegal Detention, ugnay ng pangbubugbog
ang gagapos, pagpipiring at pananakot na ginawa ng grupo kay Bong Navarro. Ito ay sa loob ng Pondo Unit ni Denise noong January 2014.